manager. Sir, ang tanong po namin, ilan sa mga hinaing o concern ng mga residente dito sa area po ninyo, sa Quezon City, ano po ba ito? Area ng Real, Infanta, General Nacar, and Pulilo Group of Islands, tama po ba? Yes, 8 municipalities. Yes. I think last 2 days ago, may nagpo sa Facebook na yung kanilang metro ba tawag na yun? Yes, sir. Contador. Contador. Ganun. So, pinapakilaman daw ng mga maintenance group o yung mga linemen natin, parang kinukuha daw. Mm-hmm. So, paliwanag, dadaling daw nila at aayusin. I don't know kung ito ba ay under sa inyong maintenance group na kailangan siyang merong upgrading na ginagawa. But the problem is, pagbalik daw doon sa pwesto na yon, after that, nung nagkaroon ng billing, umabot ng 1 million yung reaction. So ngayon sir, lilinawin po natin, ano po ba ang sa part po ninyo, sa, dahil kayo po ang in-charge dito, paano po ang proseso nito? Okay sir, ang proseso po namin, sa ginagawa po namin, meron po kaming, ang Quezon City, may activities po or work plan. Kasama po sa work plan dyan, yung isa po dyan yung activity namin ng replacement ng mga depreciated na metro. Depreciated kilowatt hour meters. So, yun po ay taon-taon na kami naka-allocate din po kami na budget para po maisagawa yan. So, yun po mga depreciated na metro na ito, yun po naman ay identified na sa buong coverage area. Lalo na po yan po yung mga metro na talagang, kung tawagin po natin ay laon na, sinaunang panahon pa yung mga metro na yan. So yan po ay ginagawa po namin siya ng testing, accuracy test po siya para malaman kung yung po bang accuracy ng metro na yan ay tama pa, 100%. So kapag base po sa testing namin na ginagawa, lumagpas po siya ng plus or minus 2%. Considered na depreciated na po siya, kailangan na po nating palitan. Pero sa siyempre, madami po itong mga metro na ito. Base po naman sa ERC na Resolution Number 10 Series of 2009, doon po sa kanilang in-service testing, meron lang pong sample size kami na kinukuha. So yung kung ilang po yung metro na yon, may sample na bilang lang na aming kokontak ng testing. At pag po meron doon, halimbawa ay 4 na metro o kahit mga bibilang din po na metro na pag bumagsak yung accuracy niya, damay na po lahat yun. So palit na din po yung mga kasama po doon sa batch na yun ng metro. Kaya hindi rin po kami basta-basta nagpapalit ng anong dahilan. Siyempre ito po ay kasama sa program namin na napapalitan. Ngayon yung pong case na halimbawa nangyari po yan, bakit umabot na yung reading na yung kaniyang binayaran ay 1 million, may possibility po dyan na napalitan po talaga yung metro. Yung pong lumang metro, meron po yung reading, existing reading, for example po ay 3, 4, 5, 6. Pero syempre nung pinalitan na siya, yung pong bagong metro na yon, ang initial reading syempre na yun is 0. Kaya noong may gamit po naman ng ating mga meter readers na gadget, so automatic nagko-compute po siya. So siguro yung pagkaka-compute po ng gadget from zero, biglang ganun yung reading. So parang wrap around po ang tawag namin doon, wrap around. Kaya may posibilidad po na lumaki yung ganung reading. Ngayon yun po naman ay basta po ma-report ka agad sa amin, yun po yung kinokorek po namin. Hindi naman sinisingil namin ang consumer ng talagang 1 million yun. Dahil imposible po yun. Parang 10 bayan yun. Oo po, yes. Imposible naman po yun. Kung ang gamit lang naman ng isang consumer ref lang naman po, or yes, electric fan lang. So medyo malaking questions. Pero dito admitted naman na may mga corrections din na inaalaw naman o kaya tinatanggap naman yung ganung reklamo. Agad po namin ina-actionan yan na basta po makipag-ugnayan po agad sa amin. Ngayon, hindi nga po namin din masisisi dahil ang kanilang mga consumer, dahil ang kanilang unang action kaagad, nai-post po agad nila. So doon sa post na yun, hindi yun ma-actionan. So samantalang kung direkta po nila kaming pinupuntahan, actionan po namin doon agad. Sir, panawagan niyo po sa mga residente dito sa nasasakuban po ninyo kung ano pong misahe po ninyo.
Ang Kisel ko po naman ay patuloy na nag-i-improve at yung po aming serbisyo ay patuloy po namin mas pinapaganda pa para po sa aming mga member consumer owners. Ngayon sana po ay di makipagtulungan na din po lang sana ang ating mga MCO. Yung po mga ganung maliit na bagay lang po yan kung tutusin. Ano, huwag na, hindi na usan na siya lalaki kung hindi po natin ipinopost pa sa social media. Kung direkta po ninyong in-report sa amin, eh, ano, madali po namin ma-actionan. Hindi na usan na lalaki ng ganun. Yun po naman ay hindi po namin pinapabayaan. Action ho agad kami dyan. Okay, maraming salamat po, sir. Thank you po. Thank you, sir.